Kabanata 461 hanggang 465. Pumasok si Maya Howard sa silid nang marinig niya ang boses ni Alex Rockefeller. Parehas siyang nabigla sa nakita. Nakabuka ang bibig at mata niya at bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Ang tanging nakikita niya ay ang silid ni Alex ay puno ng makulay, berdeng mga dahon at baging, maging sa kanyang kama. Parang eksena ito sa The Wizard of Oz. Ito, anong nangyari? Bakit ang daming baging? Hindi ko rin alam, parang ang Devil's Ivy ko. Itinabi ni Alex ang mga nagkukross na baging sa harapan niya at naglakad papasok sa silid. Sa katunayan, sa kalaunan ay nakita niya na ang mga baging na ito ay nagmula sa isang palayok sa balkonahe. Ang problema ay mukhang normal pa rin ang pot ng Devil's Ivy kagabi. Sa katunayan, parang normal din ito ngayong umaga. Nakapagtataka, ang kakaibang pangyayaring ito ay nangyari lamang pagkalipas ng kalahating araw. Sumunod si Maya sa likod at hinawakan ang braso ni Alex. Maaaring naging espiritu ang galame ng Diablo. Tanong niya, sandaling hindi nakaimik si Alex. Kung ang Ivy ng Diablo ay maaaring maging isang espiritu, nangangahulugan ba yun na ang isang carrot ay maaaring maging isang Diyos din? Ang eksenang naganap sa harap nila, gayunpaman, ay talagang kakaiba, at walang paraan upang ipaliwanag kung paano ito nangyari. Ah, naalala ko na, sigaw ni Alex. Ano ang naalala mo? Tanong ni Maya. Ito ay isang tipak ng lupa, sabi ni Alex. Kagabi, naglagay siya ng isang tipak ng lupa na naglalaman ng espesyal na essence sa palayok. Bukod doon, wala pang kakaibang nangyari. Anong uri ng lupa? Tanong ni Maya. Dahil bahagi ng pamilya si Maya, walang dahilan si Alex para maglihim sa kanya. Kaya naman, sinabi niya sa kanya kung saan nanggaling ang lupa. Isang funerary object na ninakaw ng mga Tomb Raider, sabi mo. Iyan ay parang kamangha-mangha. Ito kaya ay isang uri ng banal na lupa. Tanong ni Maya na kumikinang ang mga mata. Nagsimulang maghanap si Alex ng isang bagay sa Ultimate Book of Medicine. Sa tingin ko baka nalaman ko na kung ano yon. Marahil ito ay isang tipak ng espiritual na lupa, sabi ni Alex sa pagitan ng pagtawa. Ano ang espiritual na lupa? Tanong ni Maya. Ang alingaungaw ay nagsasabi na ang espiritual na lupa ay isang uri ng makalangit na kayamanan na maaaring sumitsip ng diwa sa pagitan ng langit at lupa, na kung saan ay magbubunga ng mga espiritual na damo. Sinasabi ng alamat na ang ilang bihirang at mahalagang gamot ay maaari lamang linangin gamit ang espiritual na lupa. Samantala, kung ang mga normal na espiritual na damo ay itinanim sa espiritual na lupa, ang rate ng paglago nito ay tataas. Sa katunayan, tulad ng mga halamang gamot, ay lalago pa kaysa sa kung saan man itinanim, paliwanag ni Alex. Nakikinig si Maya sa sobrang sindip. Totoo ba ang sinasabi mo? May ganoon bang mahiwagang bagay? Tanong ni Maya. Malaki ang mundo at maraming kakaibang bagay dito. Maraming bagay ang umiiral, kahit na hindi pa natin ito nakita. Malalaman natin kung ito ay talagang espiritual na lupa sa pamamagitan ng isang eksperimento, sabi ni Alex habang hinihila ang Ivy ng Devil mula sa palayok. Matapos tanggalin ang halaman, ang tipak ng malagkit na espiritual na lupa ay buo pa rin. Wala sa mga ito ay nasayang. Pagkatapos noon, inilagay ni Alex sa palayok ang Frosty Octagon na bulaklak na binili niya sa halagang $20. Ngayon, maghihintay sila at tingnan kung epektibo ito. Matapos itapon ang lahat ng mga baging sa silid sa labas ng villa, si Alex ay nagtungo sa lugar ni Yaul ng mag-isa. Bago pumunta doon, inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamasama. Halimbawa, handa si Alex na harapin ang matanda, kahit na magalit ito at gusto itong patayin upang ipaghiganti ang kanyang anak at apo. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso nang dumating siya. Magalang na yumukaw si Nathan Pattinson kay Alex. Natutuwa si Nathan Pattinson ng pamilya Pattinson na makilala ka, Grandmaster Alex. Tumalon ang puso ni Alex at nagsimula siyang maglabas ng mga alon ng chi energy. Biglang naramdaman ni Nathan ang isang malakas na puwersang nag-angat sa kanyang katawan sa ere. Ginagamit ni Alex ang kanyang panloob na puwersa sa labas. Sa katunayan, si Alex ay isang telekinetic grandmaster. Noong una, may pagdududa pa rin si Nathan sa kanyang puso at gusto niyang makahanap ng pagkakataon na subukan ang tunay. Nakakayahan ni Alex. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakita ay paniniwala, at anumang narinig ng isa tungkol sa iba ay maaaring hindi totoo.
Ngunit pagkatapos ng karanasang ito, sigurado si Nathan na ang lalaking nauna sa kanya ay talagang isang telekinetic grandmaster. Sa sandaling iyon, mas naging magalang ang mga ekspresyon ni Nathan. Hindi na maglakas loob na subukan ni Nathan Pattinson si Alex Rockefeller. Nang makamit ang kanyang layunin, binawi ni Alex ang kanyang chi energy. Sa katunayan, palihim pa nga niyang nilunok ang dalawang blood energy pills. Head of the Pattinson family, pinatay ko ang apo mo sa pamamagitan ng suntok at sinaksak ko ng stick ang anak mo hanggang sa mamatay. Pero pumunta ka pa rin para makita ako at yumuko sa akin. Wala ka bang planong ipagiganti ang kanilang pagkamatay? Casual na tanong ni Alex. I dare not, sabi ni Nathan sabay saludo ang mga kamay. Hindi ka ba maglakas loob na gawin ito o ayaw mong gawin ito? Malamig na singgol ni Alex. I don't dare, and I don't want to, mabilis na sagot ni Nathan. Malamig na umiti si Alex at tumingin sa kanya. Masasabi ni Alex sa isang sulyap na si Nathan ay talagang eksperto sa Earth. Kung talagang nagsimula silang mag-away, maaaring hindi siya maprotektahan ng mystic armor ni Alex. Malamang na siya ay hahampasin hanggang mamatay. Ngunit, dahil peke ito ni Alex, hindi niya kayang maging mahiyain. Bakit ganun? Tanong ulit ni Alex. Sa mundo ng sinaunang martial arts, hindi dapat iniinsulto ang mga grandmaster. Ang sinumang mang insulto sa isang grandmaster ay dapat mamatay. Ang aking apo at anak na lalaki ay labis na nagpahalaga sa kanilang sarili at talagang hindi ka iginagalang, isang grandmaster, at sinaktan pa ang iyong asawa. Hindi dapat pagsisihan ang kanilang pagkamatay. Bakit ko sila ipaghihiganti? Patuloy ni Nathan. Ganoon ba? But they're of your own flesh and blood. Sabi ni Alex. Marami akong apo, at marami rin akong anak. Walang masama sa pagkawala ng isa o dalawa, sabi ni Nathan. You're sick, sabi ni Alex matapos titigan ng matagal si Nathan. Ano? Natigilan si Nathan. Hindi. Niya inaasahan na si Alex ang bastos sa kanya ng ganito na siya kasunduan. Determinado ba si Alex na patayin ang lahat sa pamilya Pattinson? Si Nathan ay dalubhasa pa rin sa daigdig anuman at mayroon siyang dignidad. Biglang naging stem ang kanyang tingin. Sabi ko, may sakit ka. In fact, grabe ang sakit mo. Deklare ni Alex. Saglit, tila bumaba ang temperatura. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Keith Yaul ay nagbago ng husto. Bigla niyang hinayla si Michelle Yaul paatras ng ilang hakbang, natakot na baka umatake si Nathan ng walang babala, hinawakan siya at pinilit na sumuko si Alex. Pero agad ding nagsalita. Si Alex, nasugatan na ang iyong top energy core dati, hindi ba? Ang daloy ng chi sa iyong energy core ay hindi maayos, at paminsan-minsan ay dumaranas ka ng sakit. Bagamat itinuturing kang eksperto sa daigdig ngayon, hindi ka mas malakas kaysa sa ranggo ng peak mystic sa katotohanan. Sa katunayan, kahit na pagkatapos ng pakikipaglaban sa mahabang panahon, hindi ka kasing galing ng peak mystic rank. Tama ba ako? Sabi ni Alex. Sa wakas ay naunawaan ni Nathan na tinutukoy talaga ni Alex ang kanyang tunay na karamdaman nang sabihin niyang may sakit siya. Biglang nagulat si Nathan. Ito ang kanyang sekreto at kahit ang mga miyembro ng pamilya Pattinson ay hindi alam ang tungkol dito. Ang pamilya Pattinson ay maaari lamang magtatag ng sarili sa isang mataas na posisyon sa North Tokyo at makakuha ng toneladang mapagkukunan kasama ang isang eksperto sa Earth na tulad niya sa paligid. Kung may lumabas na balita na nasugatan ang kanyang top energy core, mababawasan ng malaki ang status ng pamilya Pattinson. Gayunpaman, ang nakakagulat, nabuksan ka agad ni Alex ang kanyang sikreto. Masyado talagang makapangyarihan si Alex. Elder, walang makakatakas sa iyong mga mata. Ako ay lubos na humanga. Bulalas ni Nathan. Kapag nasugatan ang iyong nangungunang enerhiya, ang pag-advance sa divine rank at pagiging telekinetic grandmaster ay katumbas ng pangarap ng isang hangal. Hindi ka kailanman magiging grandmaster. Gayunpaman, hindi ito ganap na walang pag-asa, sabi ni Alex. Elder, ang sinasabi mo ay biglang natuwa si Nathan. Maaari kong gamutin ito at ayusin ang iyong nangungunang enerhiya core upang maaari kang maging karapat-dapat na umunlad bilang isang grandmaster muli, sabi ni Alex. Boss, biglang nawala ng hininga si Nathan, nanginginig ang mga kamay at paa. Elder, ito, sabi ni Nathan.
Hindi ako ang iyong nakatatanda, kasing edad ko lang ang apo mo, si Scott Pattinson. You can call me Mr. Rockefeller, mahinahong sabi ni Alex. Ikaw ay sapat na matalino upang malaman kung ano ang pipiliin. Palagi kong nagustuhan ang pakikitungo sa mga matatalinong tao. Bakit hindi tayo gumawa ng deal? Tanong ni Alex. Pakituloy, Mr. Rockefeller, mabilis na sabi ni Nathan. Maaari kong ayusin ang iyong top energy core, at bilang kapalit, magtatrabaho ka bilang alipin ko sa loob ng 2 taon. Paano iyon tunog? Tanong ni Alex. Pagkasabi pa lang ni Alex nito ay nagulat ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Keith at Michelle habang nakatitig kay Nathan, iniisip kung ano ang pipiliin niya. Hindi pa rin naiintindihan ni Keith Yaul at Michelle Yaul ang mga Grandmaster. Naisip nila na si Nathan Pattinson ay hindi tatayo sa gayong kahihiyan at na siya ay magkakaroon ng pagsabog. Doon, na nakikipaglaban kay Alex Rockefeller sa kanyang buhay. Ngunit sa sumunod na sandali, napatulala sila nang makitang lumuhod si Nathan sa harapan ni Alex. Salamat sa iyong kabutihan, Master. Excited na bulalas ni Nathan. Sandaling katahimikan. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Keith at Michelle ay nagbago ng husto. Pareho. Silang napatulala, ito ay isang napakalakas na eksperto sa Earth sa mundo ng martial arts. Si Nathan ay kayang mag-isang talunin ang buong pamilya Yaul, ngunit heto, nakaluhod talaga sa harap ni Alex at tinatawag siyang amo. Ito ay simpleng hindi maisip, ngunit hindi nila alam, ang telekinetic grandmasters ay napakabihirang at nakakatakot. Sa buong Amerika, kakaunti lang ang kanilang bilang. Si Nathan ay sabik na sumulong sa susunod na yugto sa hindi mabilang na mga taon. Paano niya pakakawalan ang ganitong pagkakataon ngayon? Kalimutan ang tungkol sa pagkawala ng isang anak na lalaki o isang apo, hindi siya tatutol kahit na kailanganin niyang mawala ang lahat ng kanyang mga apo. Maaari siyang palaging magkaroon ng higit pang mga apo. Hanggat hindi naputol ang kanyang bloodline, walang dapat ikatakot. At saka, sa kanyang edad, naging walang pakialam na siya sa kanyang mga anak at apo. Ang pagkamit sa kaharian ng Grandmaster ay palaging ang kanyang pinakamalaking pangarap. Tayo, hindi mo ako kailangang tawaging Panginoon mo. Kung talagang kinikilala mo ako bilang iyong Panginoon, ang hayaan kang umunlad bilang isang Grandmaster sa loob ng 2 taon ay walang mahirap, walang pakialam na sabi ni Alex. Salamat, sir, magalang na sagot ni Nathan. Michelle, ikuha mo ako ng panulat at papel, sabi ni Alex kay Michelle. Maya-maya, bumalik si Michelle na may dalang panulat at papel. Isinulat ni Alex ang isang listahan ng mga halamang gamot. May ipapagawa ako sa iyo. Pumunta at kunin ang mga halamang gamot na ito. Kapag tapos ka na, lumapit ka sa akin. Gagawa muna ako ng isang bote ng gamot para sugpuin ang pagbabalik ng pinsala sa iyong pangunahing enerhiya. Pagkatapos nito, pupunta ka at magtrabaho para sa akin. Kung hindi, ang isang Earth expert na tulad mo ay baka mapatay ng isang Mystic Rank Fighter balang araw, sabi ni Alex bago iniabot ang papel kay Nathan. Ad ally, I'll give you some shi, sabi ni Alex pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang palad sa dibdib ni Nathan at nag-imbak ng malaking halaga ng regenerative chi energy sa katawan ni Nathan. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Nathan ang masakit na bahagi ng kanyang energy core na mahimalang gumaling ng kaunti. Badam! Napaluhod na naman si Nathan. This time, mas gumagalang pa ang titig niya kaysa dati. Sa katunayan, sa kanyang mga mata ay isang pakiramdam ng paggalang. Salamat sa iyong biyaya, Master, sabi niya. Umalis ka na. Gather these herbs as quickly as you can, sabi ni Alex habang kinakawayan niya si Nathan. Magalang na tumango si Nathan at umalis bilang utos. As of now, si Keith at Michelle ay tumingin kay Alex na parang si God mismo ang tinitingnan nila. Si Alex, gayunpaman, ay lihim na gumaan. Ang kanyang pagpapanggap ay gumana. Kung ito man ay angat kay Nathan gamit ang kanyang chi energy o ang pagbibigay kay Nathan ng regenerative chi, bago ito, ang layunin ay takutin si Nathan. Sa kabutihang palad, ang katawan ni Alex ay naglalaman ng chi energy at hindi panloob na puwersa, kaya naman lubos na naniniwala si Nathan kay Alex. Kung hindi, nalantad ang kanyang bluff. Sa sandaling hinamo ni Nathan si Alex na makipag-away, matutuklasan niya na si Alex ay isang manluloko. Alex, ang galing mo.
Alam kong kakayanin mo talaga ang pamilya pating son, bulalas ni Michelle habang nakatingin kay Alex, kumikinangang maganda nitong mga mata at puno ng paghanga ang mukha. Napangiti si Alex. Pamilya niya lang ang nakakaalam ng mga personal niyang bagay. Mabilis niyang iniba ang topic. Tinawagan kita kanina, hinihiling na makipag-deal sa Paradise Corp. Napakahusay mo. Mabuti iyon, sabi niya. Noong nasa buffet restaurant sina Alex at Maya Howards, bamulong si Maya sa kanyang tainga para sabihin sa kanya na karamihan sa mga negosyo ng Paradise Corp ay nakadepende sa Yael Group. Kaya naman tinawagan ni Alex si Michelle at hiniling na ayusin ang mga bagay-bagay. Malamig na tumawa si Michelle. Ang Paradise Corp ay isang maliit na kumpanya lamang. Ilang minuto lang ang kailangan para maalis ito. Huwag na nating pag-usapan ito. Alex, natipon ko na ang lahat ng mga halamang gamot na kailangan para sa gamot na pangtanggal ng peklat. Maaari mo bang gawin ang paggamot sa akin ngayon? Tanong niya. Malapit na, balik tanong ni Alex, pinag-uusapan natin ang mukha ko dito. Siyempre, hands on deck lahat, sabi ni Michelle. Kumalaklak si Alex. Ano ang maaaring mas mahalaga kaysa sa mukha ng isang batang babae? Hindi lang si Michelle mismo, kundi ang buong Yael family ang focus ngayon sa mukha niya. Si Alex Rockefeller ay hindi eksaktong tanga. Alam niya kaagad ang nasa isip ni Keith Yael. Si Alex ay nagpanggap na isang grandmaster, pinilit ang pamilya Pattinson na magpasakop, at ginawang alipin si Nathan Pattinson. Hindi na makapaghintay si Keith na pagandahin muli si Michelle Yael at itali siya sa kama ni Alex. Pagkatapos nito, magagawa ni Keith na panatilihin si Alex sa paligid ng pamilya Yael. Sa kasamaang palad, ginawa ni Keith na masyadong halata ang kanyang intensyon, at kahit na si Alex ay makitulog sa isang babae, hindi ito si Michelle. Si Alex ay hindi pa natulog sa sarili niyang asawa, si Lady Dorothy Essex. Dalhin mo sa akin ang mga halamang gamot. I'll get you after I'm done crafting, sabi ni Alex. Subukan mong tipunin ang iba pang mga halamang gamot sa lalong madaling panahon. Nasira ang iyong energy core. Kung mas maaga itong bumaling, mas mabuti ito. Kung hindi, kapag nabuo na ang karamdaman, ang iyong mga pundasyon ay magiging hindi matatag. Malaki ang epekto nito sa iyo sa hinaharap, sabi ni Alex. Huwag kang mag-alala. Ipinaalam ko na sa lahat mula sa buong bansa na ipunan ang mga sangkap na iyon. Bukod dito, sa loob ng 7 araw, isang kumperensya para sa pagpapalitan ng mahahalagang halamang gamot ay gaganapin. Hindi lamang magkakaroon ng mga auction, ngunit papayagan din ang malayang kalakalan. Dapat pumunta ka at tingnan pagdating ng panahon, sabi ni Michelle. Oo naman, umuwi si Alex dala ang mga halamang gamot. Pagkatapos kumain, nagsimula siyang gumawa ng medicinal clay ni Michelle. Makalipas ang 2 oras at natapos na niya ang paggawa ng clay na pangalis ng peklat. Itinago niya ito sa isang lalagyan at inilagay sa refrigerator. Bigla siyang nakarinig ng tawa ng isang babae. Pagkatapos ng mas malapitang atensyon, napagtanto niya na galing pala ito sa swimming pool. Nandoon si Maya Howards at Waltz Floor na lumalangoy. Nakasuot ng magagandang bikini, ang kanilang mga sexy at kaakit-akit na katawan ay ang pinakamabangis na pangarap ng bawat lalaki. Yun, pinagpawisan ako ng husto. Pwede ba kitang samahan? Mahinang tanong ni Alex habang nakatitig sa 2 magagandang sirena. Kinabukasan, sa Villa area ng Golden Manor. Pagkatapos ng kanyang morning jogging sa lugar, umuwi si Serena Y para maligo. Pagkatapos ay sinombrero niya na natuklasan niya ang isang itim na lugar na kasing laki ng isang tansong barya sa ibaba ng kanyang pusod. Noong una, naisip niya na ito ay isang uri ng dumi, ngunit hindi niya ito maalis kahit na ano. Sa totoo lang, masakit kapag hinawakan niya ito. Ano ito? Isang pasa ba ito? Bigla niyang naalala ang sinabi ni Alex noong aalis siya kahapon. Agad na kumirat ang kanyang puso, ngunit mabilis niyang itinanggi ang ideya. Si Alex ay hindi isang Diyos. Paano niya nahuhulaan ang ganitong sitwasyon? Ngayon, nakipag-appointment si Serena sa Miracle Doctor ng California, si James Coney, upang suriin ang kanyang kondisyong medikal. Tama iyan. Pumunta siya hanggang California para makita si James Coney. Alas 9:30, tinahak niya ang daan patungo sa Ganoderma. Matapos siyang makilala ni James, gumugol siya ng kalahating araw sa pagsuri sa pulso nito. Sa huli, umiling siya. Ms. Y, pasensya na.
Natatakot ako na sa aking mas mababang mga kasanayan sa medikal, tila hindi ko matukoy kung ano ang mali sa iyong pulso. I've never seen this before, and I can't help you, sabi ni James. Ano, sinabi mo lang ba na hindi mo pa ito nakita at hindi mo ako matutulungan? Nagtaas ng boses si Serena. Niloloko mo ba ako? Hindi ba ikaw ang miracle doctor ng California? Paanong hindi mo ito nakita? Alam mo ba kung paano gamutin ang mga tao sa kanilang mga karamdaman? Baka manloloko ka talaga, ungol niya. Nang mga oras na iyon, dumating si Sherry Coney sa kanilang tabi. Miss, bantayan mo ang tono mo. Siyempre, hindi manloloko ang lolo ko. Ngunit minsan, may limitasyon ang kakayahan ng isang tao. Walang kahit isang doktor na makapagsasabing siya ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit. Kung cancer, wala talagang magagawa ang lolo ko, sabi ni Cheryl. Ano, how dare you curse me? Sigaw ni Serena. Smack, galit na galit si Serena, sinampal ng malakas si Cheryl sa kanyang mukha. Napaatras si Cheryl, gulat at galit na galit, sumigaw siya, paano mo ako natamon? Hindi lang ako ang may lakas ng loob na suntukin ka, kundi may lakas din ako ng loob na sirain ang masamang klinika na ito. Maniniwala ka ba? Galing ako sa Hong Kong, sa pag-aakalang may milagrong doktor talaga. Isa pala siyang kwek-kwek. Sa katunayan, ang mga taong nagsasagawa ng tradisyonal na gamot ay pawang mga pandaraya. She yelled in a fit of rage. Mukhang galit na galit si James. May tao, itapon ang taong ito. May sariling security guard si Ganoderma, at agad namang lumapit ang dalawa sa kanila. Sa huli, bang, bang. Ang parehong mga security guard ay agad na pinatumba ng mga bodyguard ni Serena. Ibagsak ang masamang klinika na ito. Malakas na. Utos ni Serena. Kaya tumakbo palabas ang isa niyang bodyguard at sinimulang tanggalin ang sign. Nagkataon namang may pumasok na binata at sinipa ang gwardya kaya lumipad ito bago bumagsak kay Serena. Natambos sa lupa, napasigaw si Serena sa galit. Ang dumating ay walang iba. Kundi si Alex Rockefeller. Nandito siya para bumili ng mga tradisyonal na halamang gamot. Nang matapos ang paggawa ng gamot na pangtanggal ng peklat ni Michelle Yao kagabi, kailangan pa rin niya ng karagdagang tradisyonal na mga halamang gamot na ihahalo kapag gumagamit ng gamot. Iyon ang dahilan kung bakit siya napunta sa Ganoderma. Taking gulat niya nang may magpupunit na ng sign ni Ganoderma nang dumating siya. Ito ay mapangahas, Alex. Masayang sigaw ni Cheryl Coney nang makita niya si Alex na papasok. At agad itong tumakbo papunta sa kanya. Napansin ni Alex ang mga fingerprint sa mukha niya at agad na nagalit. Sino ang sumampal sa iyo? Tanong niya, dahil sa nag-aalalang tingin. Ni Alex, napaluha si Cheryl. Itinuro ng isang pasyente sa Ganoderma si Serena Y, na ngayon ay nasa lupa. Itong babaeng ito ang sumampal sa kanya. Dumating siya upang magpatingin sa doktor ng himala, si James Coney, ngunit nang sabihin itong hindi niya ito matutulungan, sinimulan niya itong sigawan. Hindi lang niya sinampal ang apo ni Dr. Coney, gusto pa niyang sirain ang lugar na ito. Napakayabang niya, noon lang napansin ni Alex. Si Serena, ikaw talaga, nakangusong sabi ni Alex. Galit na galit si Serena nang makita si Alex. Ikaw kasi, sinungaling ka. Kasabwat mo ba ang mga taong ito? Nagpapaliwanag yan, dapat alam ko. Walang mga milagrong doktor sa Amerika. Ang bawat tao ay isang pandaraya, at sino man ay maaaring tumawag sa kanilang sarili na isang himala na doktor. It's such a joke, sabi ni Serena. Tumayo siya at tinuro ang mga pasyente. I advise you na huwag ka nang pumunta dito. Ang tradisyonal na gamot ay isang gimmick lamang upang linlanggan ang mga tao. Kung talagang may sakit ka, pumunta sa tamang ospital. Paano ka gagaling sa pamamagitan ng pagkain ng ilang damo? Tumigil ka sa pagiging tanga. Bulalas ni Serena, pagkasabi pa lang ni Serena ay may sumampal sa kanya. Arg! Namula ang kalahati ng mukha ni Serena. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Alex. Ako ay isang mamamayan ng Hong Kong na nakatira sa ibang bansa. How dare you hit me? Galit na sigaw niya. Smack! Sinampal ulit siya ni Alex. Kinampas niya ito ng malakas kaya napabalikwas ito at natamba ulit. Ang unang sampal ay ang nararapat sa iyo. Ang pangalawang sampal ay para kay Dr. Coney. Smack! Pagkatapos magsalita ni Alex, sinampal niya ulit si Serena. Ang ikatlong sampal ay sa ngalan ng lahat na nagsasagawa ng tradisyonal na gamot, dagdag ni Alex.
Maaari mong piliin na huwag maniwala sa tradisyonal na gamot, at ang tradisyonal na gamot ay hindi nangangailangan ng isang babaeng tulad mo na maniwala dito. Gayunpaman, hindi ka pinapayagang sir on ito. Ang tradisyonal na gamot sa Amerika ay isang mahalagang kakanyahan na ipinasa sa libu-libong taon. Nagligtas ito ng hindi mabilang na buhay, at hindi ka pinapayagang sir on ito ng walang ingat, angal ni Alex. Pumalakpak, 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 pumalakpak. Maraming mga pasyente sa klinika ang nagsimulang pumalakpak. Ang lahat ng mga taong ito ay ang mga masamang pananampalataya sa tradisyonal na gamot. Sa mga pasyente ng Ganoderma, marami sa kanila ang nagtiwala kay Dr. Coney sa buong buhay nila. Hindi sila kailanman humingi ng mga modernong doktor para sa mga medikal na pagsusuri o race eta. Ganoderma lang ang klinik na pupuntahan nila. Tama iyan. Ang tradisyonal na gamot ay pag-aari natin, mga Amerikano. Ito ang kakanyahan ng ating bansa. Paano natin hahayaan ang isang tao mula sa Hong Kong na sir on ito sa paraang paraan? Kung hindi ka naniniwala sa tradisyonal na gamot, bakit ka pa pumunta dito? Pumunta sa iyong mga modernong doktor. Umalis ka na, magwala ka, dahil sa galit na mula ang mukha ni Serena. Napatingin siya sa dalawang bodyguard niya at nagsimulang sumigaw. Anong tinitingin mo? Sige at talunin mo itong munting bastard. Ako ang mananagot kung mamatay siya. Agad namang sumugod ang dalawang bodyguard niya. At sa bandang huli, nahimiti silang dalawa sa lupa sa loob ng dalawang segundo. Malamig na tiningnan ni Alex si Serena. Hindi ba sinabi ko sa iyo kahapon na ako lang ang makakapagpagaling ng sakit mo? May lumitaw na itim na marka sa ibaba ng pusod mo, hindi ba? Masakit pa nga kapag pinindot mo. Sa tingin mo ba ito ay isang pasa? Tanong ni Alex. Ano ito? Subconsciously na tanong ni Serena. Bakit ko sasabihin sa iyo? Tanong ni Alex. Naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Serena. Emph, sa tingin mo maniniwala ako sa iyo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang Earl's Cosmetics ay walang kinalaman sa Bell Blossom. Nung una, pinag-isipan ko pa, pero dahil sa iyo, wala sa tanong niya. Kung wala ang Earl's Cosmetics, gusto kong makita kung paano ipagpatuloy ng iyong kapatid na babae ang pagpapatakbo ng Bell Blossom, sabi niya. Malamig na tumawa si Alex. Umaasa ako na magiging sigurado ka pa rin tulad nito. Sa loob ng dalawang araw, sabi niya, umisi si Serena at tumakbo palabas ng hindi man lang alintana ang bodyguard niya. Oh,